Dito sa JLA Sports Basketball ay didiscuss natin yung mga short stories about sa mga dating PBA player or PBA legends na kinalimutan na natin ng mga, lalo na yung mga bagong henerasyon. At isa sa tampok nating storya ay itong si Eugene Kilban. So, sino ba itong si Eugene Kilban? So, si Eugene Kilban ay naglaro 8 season sa PBA. So, nagsimula siya maglaro sa Koleyo sa University of Manila. Later, lumipat siya sa San Sebastian. At isa siya sa mga holdovers or sa mga nagdala sa San Sebastian sa back-to-back championship sa NCAA. Pagkatapos sa NCAA ay pumunta siya sa PBA at na-drop siya 3rd pick ng Alaska at nanalo bilang Rookie of the Year. Naglaro din si Kilban sa Pepsi. Yung Pepsi team franchise ang pumalit dyan ay ang Mobiline. Then Mobiline later naging Talk and Text. Naglaro siya sa Pepsi, saan pa? Sa Pop Cola at saka sa Santa Lucia. Tapos siya ang PBA player nakakuha ng most assists in a single game with 28 assists. Wala pang PBA player sa ngayon ang naka break ng record niya. After 8 seasons ng PBA ay lumipat siya sa NBA. Yan yung Metropolitan Basketball Association. Naglaro siya sa Davao Eagles, sa Cagayan de Oro at sa Cebu. After madisban yung NBA ay nag-retire na siya sa basketball. After basketball ay pinasok niya ang coaching at naging assistant coach siya ng San Sebastian Stags kung saan siya nag-college at dati niyang ka-teammate head coach Egay Macaraya. So in 2023 na-diagnose siya na meron siyang pancreatic cancer. At sadly ay pumano na siya at age of 58, tama ba? 58 years old in August 17 due to his complications sa kanyang sakit, no? At nakiramay po kami sa pamilya ni naulila ni Sir Eugene Kilban. So ito lang po yung discussion natin sa araw na ito, ang short story ng dating PBA player, late Eugene Kilban.